Joel Apolinario, mga kapamilya? Lang. So, at least yung mga members na lang natin, at least yung mga members muna, Pastor, doon sila sa Matanao and Santa Cruz branch. Yung Digos to na issue doon. Guys, kinukuha pa natin yung mga ano, mga record ni ni Arvin Malasa. Kinukuha natin yung kung sino talaga yung totoong mga members. Okay. Para doon muna sila magtipon-tipon for our devotional sa Matanao o kaya sa branch ng Santa Cruz. Santa Cruz. Oo. Oo, madiretso ko na lang itong kinapawan doon sa mga members ni Sir Bong Incarnacion, na Pastor? Oo, ganito yun, yung sa kinapawan, kasi noong una, nag-desisyon talaga ako at marami na akong instruction kay Arvin Malasa tungkol kay Bong Incarnacion dyan sa Kidapawan, na sabi ko, dalawa naman sila dyan sa Kidapawan, in-merge na lang natin. Kung kaya, na lang. Kung baga, kung baga si Bong ay pupunta doon kay Rona, na siya talaga yung ano natin, dahil nagiging satellite lang yung kay Bong Tagapi. Hindi, Incarnacion. May tampo ka ba sa mga Bong? Pastor. Alam ko naman na magre-react ka talaga. Oo, na maalangan na yung Bong Kagapi dito, ako sa Jack. Lagi mo nang apelyendo. Bong Incarnacion. Oo, Bong kasi Incarnacion. Ako Bong Kagapi dito, ako sa Jack. So, yun. Yun yung ano, matagal na yung sinasabi ko na wala, isahin na lang natin yung satellite. Pero medyo ano yun, parang pinagpatuloy na lang dahil okay naman yung takbo. So meron lang sigurong misinterpretation doon sa ating in-charge din na kay Ronak kung totoo man o hindi, na nabanggit niya na hindi legit or baka haka-haka lang yung mga heresy lang yung hindi legit ang kay Bong, talagang legit naman no yung kay Bong Incarnacion. Kaya lang sa ngayon in-merge na lang natin no yung mga tao ni Bong, yung mga membro ni Bong na pupunta doon kay Rona. So, pero na tinawagan ko naman na i-cater yung mga tao ni Bong, gaya din ng sitwasyon sa kay ano, kay Arvin. Arvin Malasa, no? Kasi yung kay Bong, nakikita ko naman yung eagerness ni Bong na gusto lang niyang magpastor at tumulong no sa kapwa. So ginawa lang natin, kapareho lang ng ano ba, yung mga members din natin ng mga pastor sa ibang relihiyon na nagiging member din sila ng papa. Dahil ito na may, wala naman itong tinatawag na yung discrimination, no? Na i-discriminate natin yung mga relihiyon, tayo'y nasa, yung mensahe natin, nasa love, no? So pag love yung dinadala natin, yung awit ng ABS-CBN na all we need is love, yung ganun ba na awit ng kanilang ID, station ID, all we need is love. So pag love talaga yung namamagitan sa atin, so kahit sino, no, kahit sino pa pa at kahit anong rasa mo o kahit anong relihiyon mo, since ito na nga sinasabi ng Panginoon doon sa Galatia, no, na wala ng lalaki, wala ng babae, wala ng Hentil at wala ng Hudyo, kasi nagkakaisa na tayo doon sa pag-ibig ng Panginoon. So yung pag-ibig na yon ang hinahawakan natin. So ang magiging sitwasyon ngayon ni Bong Incarnacion ay gaya lang ng mga pastors din natin ng mga members, na kung saan meron siyang dayhad ng mga member na nagpapamember din sa kapa, no? So yun lang ang ano natin, yung treatment doon sa mga members ni Bong at kay Bong, no? Kasi
wala naman din siyang ano, wala naman din siyang hangad, no, kundi yung pagtulong din sa kapwa at mm-hmm. naman nagkakaisa tayo doon. Mm-hmm. Pero meron lang ano, meron lang tayong kasi nung una eh nag-handle siya. So nagkakaroon ng tinatawag na mga audit, no, pag audit. Mm-hmm. So ganito, ganon. Mm-hmm. At para makuha natin yung mga members niya kung ilan na. Mm-hmm. At yun ang laman eh. Kasi, kasi i-merge natin doon sa Kidapawa na. Oo, pag-isahin. So, mm-hmm. kung okay naman yun kang Bong, no, kasi dati pa yun, sa Tapa pa yan. Mm-hmm. So, kung okay sa kay Bong, na yung mga members na doon na kay ano, so walang problema dyan dahil mm-hmm. Para lang siyang isang pastor mm-hmm. na mayroong mga members na nagiging members din ng Tapa. Ayun. Yun yung magiging sitwasyon dyan sa Kidapawan. So, mm-hmm. Hindi naman natin talaga ini-expect na ganito yung mangyari sa atin, pero nandito na to. So gawa na lang natin ang solusyon yung mga problema at magtulungan tayo. We should we will move on na. Oo. No? Kasi sabi ng Panginoon, you cannot sit forward if you are going to turn your head backward. So correct. Wala ka talagang mapapala kung lilingunin mo pa yung mga mistakes na nang nakaraan. Mm-hmm. So ngayon, dito na tayo sa ganitong sitwasyon, mag-celebrate na lang tayo ng Merry Christmas. Hindi, yung victory. Ayun. for the future, no. Yun. At, tama yun, no. Merry Christmas dahil beer na. So yung mensahe doon sa Christmas naman na yung pagkakataon ng Panginoong Jesus eh 16:3 ng John is for God to love the world that he gives his only begotten son. Those who will believe in him should not perish but have everlasting life. So yung pinakaanak niya na kaiisang anak eh in-offer sa atin yun, no? At nagiging namatay in behalf ng ating mga kasalanan. So, yung pag-ibig na yun ay hindi talaga unmeasurable and unfathomable love yung ginagawa ng ating ama na kung saan siya po ang gumagawa ng universo at lahat ng mga bagay. So, yung pinaka-paborito niyang love, alam nyo, talagang paborito ng Panginoon ng ama natin si ang Panginoong Hesukristo dahil siya ay kasakasama niya habang siya ay gumagawa ng sanglibutan sabi niya gagawin natin ang tao no ayon sa ating wangi no so kung titingnan natin kasakasama ng Panginoon ang Panginoong Hesus nung gumagawa siya ng sanglibutan sa 8 din ng proverbio sa 30 hanggang 31 makikita natin na he is rejoicing in his own earth ang Panginoon dahil doon kay ang ama dahil sa Panginoong Jesus. So pinakamamahal talaga niya yung ano sa 34 din ng ano ng proverbio makikita natin doon na yung relationship nila is mag-ama talaga, anak at saka ama. So talagang mahal na mahal ng ama ang kanyang anak na si Panginoong Jesucristo. So kinakamamahal. Ngunit dahil sa love niya din sa mga tao sa sanglibutan, binigay ang ating Panginoon Jesus upang mamatay sa halip ng ating mga kasalanan. Dahil wala po tayong kaligtasan kung hindi namatay ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Panginoong Jesus doon sa Juan, kung kaya ko lang, let this cup pass by. So sabi ng Panginoon, let this cup, kasi napaka not na nakita niya no nakita niya kung anong pwedeng mangyari sa kanya doon sa pagpako sa cross at sa pag-uusig doon sa lahat ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanya so sabi niya it will be Father let this cup pass so talagang ayaw niya but
sabi niya, thy will be done, no? Yung ano, yung will, yung matutupad, yung will ng Ama. So, sa ganun, ay namatay nga ang Panginoong Jesus at dahil doon sa love, no? So, ngayon, ipag ano natin, bandira natin sa buong mundo, yung love na nasa Panginoon na kung saan tayo din dito sa kapa, ipairal natin yung pag-ibig sa isa't isa. Ayun. Dahil doon sa ano, if you love me, keep my commandments, sabi ng Panginoon. Mm-hmm. O, sa 14:15 ng Juan. So if you love me, keep my commandments. Ngayon, ano yung utos ng Panginoon? Jesus, sabi niya, sa isdos naman sa Galacia, magtulungan ang bawat isa ng sa ganun, matupad natin yung mga utos ng Panginoong Jesus. So, sa makapid, yung utos ng Panginoong Jesus ay yung pagtulungan sa pasanin ng bawat isa. Mm-hmm. So, ngayon, magtulungan tayo balik, no? Magtulungan tayo balik sa ating mga pasanin upang makamove on na tayo. So, huwag na nating balikan pa yung masamang panaginip, nightmare ng nakaraan. Yes. So, dito na tayo pupukos sa harap natin na mga blessing naman yung tatanggapin natin sa ating Panginoon. So, kung magkakaroon tayo ng puot ng sa ating puso, hindi tayo marunong magpatawad sa bawat isa. Hindi tayo sa 6:14-16 ng Mateo, sinasabi doon na pag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin tatawarin ng iyong Ama na siyang lumikha ng sanglibutan. So, dapat tayo, marunong tayong magpatawad upang tayo rin ay patawarin ng ating Panginoon. So, yun yung pinaka-importante, yung pagpapatawad at hindi na natin balikan yung mga mise ng nakaraan. So, yun yung yung mga nightmare nga, masamang panaginip na ng karaan. So, yun yung magiging mensahe natin sa lahat ng mga members na pray tayo, wag na nating gawin yung mga masamang mga gawain, then ayaw talaga ng Panginoon yung mga gawain na yun, at baka naman hindi tayo bibigyan niya ng mga blessing dahil nagkakagulo-gulo ang mga members ng kapa. So, pagpatuloy natin yung love na ating naumpisahan, sabi nga doon sa Revelation, no, na huwag ninyong iwan yung first love. No? Huwag ninyong iwan yung first love, dahil pag naiwanan nyo yung first love, mawawala talaga yun. So kung ano yung first impression and first love na naranasan natin nung una, yun din yung ipagpatuloy natin. At sabi ng Panginoon, huwag ninyong iwanan yung first love. So, ito din ay magiging ma-apply doon sa pag-ibig ng sanglibutan, na hindi spiritual na pag-ibig, na yung first love, hindi talaga yan pwedeng iiwan. Pero yung isang babae na hindi na niya love yung kanyang husband, na tinanong ng kanyang anak, ma, totoo ba yung first love never dies? No? Sabi ng asawang babae, siguro totoo, dahil yung papa mo hanggang ngayon buhay pa rin. Andyan pa rin. Lukong-lukong ama mo yan, pero lukong-lukong ama mo yan, pero hanggang ngayon, buhay pa rin. Oh, kaya first love never die talaga. Never die. Kahit nabugbog na. Kahit nabugbog yung asawa. Yung first love talaga, yung ating ipagpatuloy, dahil doon tayo nakahawak ng blessings ng ating Panginoon. Basta ang mahalaga ho dito ngayon, founder, ang mga libo-libong members po dati dyan sa Kidapawan, Davao del Sur, particular yung Digos, wag ho kayong mag-alala doon, no? Dahil naayos na po natin yun. Ang ano naman pa, Pastor, ang Jensan, kumusta daw ang Jensan? Almost 15,000, I think, ang Jensan. Ang Jensan din ay ikikita din yan ng Alabil. Ayun. So, okay naman lahat. Kaya yung sinasabi ko, mag-ano na lang tayo, magpatawaran na lang. No? Ayun.
yung patawad ng Panginoon dahil yun nga, as what I have said a while ago, na you cannot be forgiven by God if you do not if you refuse to learn how to forgive others. So wala, hindi ka talaga tatanggapin. Kaya sabi ng Panginoon na kung ikaw yung magiging dahilan ng kasalanan ng iyong kapwa, iiwanan mo muna yung handog mo at puntahan mo yung kapwa at makipag-settle ka din bago mo ibigay sa Panginoon yung handog. Dahil pag nagkaganon, hindi talaga tatanggapin ng Panginoon yung handog na inihandog mo sa Panginoon kung mayroon kang puot sa puso. Ayun. At ganit mo. But so far, parang lahat ng mga brands na naipon ko lahat na may problema, parang nasagot mo naman, founder, ay may pahabol yung Cebu pala. How about yung Cebu? Kay Sir Darius, I think. Okay naman yung Cebu. Kunting okay antay naman, wala, na lang. Oo, wala namang problema yon. At pinagpatuloy naman nila yung ginagawa nila doon. So hopefully, magiging maayos din yung Cebu. Alright, so halos lahat ng brands na monitor ko, halos okay naman lahat, founder, ano? Dahil tuloy-tuloy naman yung mga devotional program nila, mga religious activities.